Alright, napakadumi ng camera natin. So, ito mga boss, may bago tayong dumating na pyesa galing si Yapi. Yan. Gusto ko na mag-silver eh, kaya mag-switch na ako from gold to silver bolts. Ayan. So, budget friendly lang naman yung mga pinagbibili kong gold bolts. Ayan. Kunsansang shop lang. Pero syempre, parang feeling ko mas okay yung silver type na. So meron na rin ako nakausap na taropa natin na gusto niyo mag gold. Kaya lahat daw ng gold sa ano ko dito kay Mio Red, bibili niya para makapagpalit tayo ng silver bolts. Pero unahin muna natin tong center stand. Ayan, 17 ng size nito ha. So sakto siya sa mga naka-rim set. Kasi problema ko yan eh. Kapag naka-rim set si Mio Red, mga boss, hindi ko matesting yung gulong sa likod. Lalo na pag titignan mo kung bengkong-bengkong na ba yung rim set natin. Kaya, yan, bumili na ako ng 17 size. So, kung makikita natin, ay sorry, bago pala to. Ayan, mga boss. Mas mataas siya kaysa sa compare dito sa stock natin. Matanda na rin kasi itong stock na center stand ko. Tapos, ayan, para bago-bago naman, di ba? Alright. So, samahan niyo ako mga boss, babaklasin ko tong center stand. So, pasintabi sa mga hindi makapagbaklas ng center stand nila at namuuna o oh, dumikit na yung ehe doon sa may shell ng engine natin. Ayan. So, nag-iisip pa rin ako ng paraan kung paano mapabilis o paano mapenetrate yung mga nanikit doon sa may ehe para mabilis matanggal yung ehe nga naman. Pero yan mga boss, as of now, pero may iniisip na ako solusyon kasi mag-i-improvise tayo ng parang puller siya, clamp nakakapit ng ganyan, tapos meron ditong screw type na mahaba. Pag inikot mo ng inikot, syempre tutulak niya yung ehe palabas. So sana maging successful yon. Tapos install na natin tong silver natin na center stand. So nabili ko nga pala to sa Shopee mga boss. Ayan, lalagay ko sa screen kung sipagin mo na akong ilagay yung name ng shop tapos kung magkano. Alam ko 700 data to eh. Kasama na yung shipping fee. So, check up ng status sa ilalim. Yun oh, ayan. Flashlight. Diba, madumi. Ayan oh. Tapos napapansin nyo, parang walang ehe. Malaki yung clearance ng ano ng ehe dito sa center stand natin. Tapos nakikita nyo meron siyang wire kasi binutasan ko yan. Mabilis sa akin naman, kabaliktaran na sa inyo, mabilis matanggal yung center stand ko kapag wala niyan. So tara, isa sa mga technique ko, mga ginagawa ko yan kadalasan, sinaside stand ko habang naka center stand. Tapos, naka 14 akong nagulong. Yan, igaganto natin. Diba? Para kitang-kita mo naman yung center stand mo. Mababaklas ko na kaagad kasi malaki na yung makikita natin dito. Yan, pasensya na sa hangin mga boss. Pero yan, tatanggalin ko muna tong alambre niyan. Yan. Yan o. Iyan. Madumi.
Tapos mga boss, baka hindi nyo na makita pero isa sign stand ko yan. Tanggalin ko na sa pagkaka-center stand. Tahan nyo pa ba? Ayan, basahin yung ehe. Tanggalin pala muna yung spring. Yak! Pwede na natin hilahin. So alright, ayan. Remind ko lang kuya ulit, kaya may oil to kasi tumutunog na siya, kaya nilagyan ko ng langis. And then, bira ako maglinis kasi ng center stand, lagi yung loob lang, kaya papalitan na natin. So ito yung pinaka center stand ni Mio Red, nung unang-una ko pa siya nabili as second hand. Tapos pina-welding ko na lang para mabuo. Ngayon, tatabi na natin to mga boss, para pag in case na masira yung binili nating center stand, may magagamit pa tayo. So, lilinisin ko to pero hindi ko na ipapakita. Yan. Alright. So, tatry ko maghanap ng bagong ehe sa mga inipong kong bolts tsaka nuts. So, may nakikita na ako agad. So, yung stock na lang gagamitin ko. Wala talaga eh. Alright, ito na siya mga boss. Ayan. Diba? Ayan. So, kung mapapansin nyo, nilagayan siya ng clip lock itong ehe natin mga boss. Pero ako, binutasan ko kasi hindi na kaya ng clip lock at nawala na yung mga parts ko na yan. So, tara na, install na natin mga boss. Lalagyan ko muna ng grasa. Alright mga boss, yan, nakabit na natin yung spring na lang. Alright mga boss, so yan yung ano natin, mas luminis tignan no kapag naka silver na or chrome na center stand na 17, tapos gumanda pa yung tindig niya.
mas tumaas, ready for 17 na rin na rim set. Alright. So ito yung picture niya mga boss. Kasi hindi buo eh. Pag camera kasi pag video. Yan. Medyo nakapokus. Alright mga boss. So yun yung tindig ni Mirit. Alright. So tumaas siya ng medyo sakto sa paningin ko. Yan. Ang ganda ng tindig niya naman. Tapos pag naka-lowered pa yan lalo, tataas pa yan. Yung dito, dito banda sa likod. Yeah. So, sa mga hindi makapagtanggal ng center stand, ayan mga boss, sana nainggit kayo. Ay, sana matanggal nyo na yung mga ehe nyo at mapalitan nyo na yung center stand nyo. Ayan. So, quick video lang to mga boss. Ayan, alright.